Salamat, Panginoon, sa napakagandang araw, sa napakagandang pagkilos ng iyong presensya. Tunay po na nararamdaman namin ngayong oras na ito ang napakakapal na presensya mo. Lord, salamat sa mga taong naririto na inuna ka upang ika'y sambahin sa Espiritu at katotohanan. Lord, we thank you. Salamat po, Panginoon, ng maraming marami, O Diyos. Because ngayong umagang ito, umaasa kami, mararanasan namin ang manifestation ng iyong banal na Espiritu. Dadaloy ang kagalingan, dadaloy ang kalayaan, ang masaganang biyaya at pagpapala ay dadaloy sa bawat isa. Kaya ngayong oras na ito, O Diyos, kami po'y walang ibang magawa kundi kay sambahin, papurihan at dakilain ang iyong pangalan, O Lord, because you deserve all the glory, all the praises. At Lord, ngayong oras na ito, kami po'y nagpapakumbabang lubos. Inaamin namin na kami po'y walang magagawa kung kami iwalay sa iyo. Humihingi po kami ng tawad sa aming mga sala at nagpapalinis kami ngayon ng iyong banal na dugo. And we expect, Lord, that you will exceed our expectations. Kikilos ka sa paraang nais mo. We will not only receive an information today, but we will receive a message of transformation upon our lives. We exalt you, O God, and even all the worship services all throughout the globe. Ngayong oras na ito, pinagpapala mo ng lubos. Kaya salamat ng marami, O Diyos. We entrust everything into your hands. To you all the glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan mo natin si Jesus. Thank you, Lord. Let us all declare Luke chapter 4, verse 18 to 19. Sabay-sabay po tayo. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God, He is Jesus, the Anointed One. Palakpakan po natin muli si Jesus. At atin din pong i-declare ang atin pong culture as JA1 family. Sabay-sabay po tayo. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ. And I am not extreme. Praise God. Palakpak muli kay Lord. Isa pong mabiyaya at mapagpalang umaga sa atin pong lahat. Batiin mo nga yung kaliwat kanan mo. Sabihin mo sa kanya, mas maganda ka pa kaysa sa umaga. Mas guwapo kayo pa kaysa sa araw na ito. Amen. Thank you, Lord. Atin pong minamahal na Bishop Art and Revlin ngayon po ay, or kanina lamang, nagbiyahe po sila papuntang Hong Kong and Macau para po i-celebrate ang anniversary doon, and at the same time ay makapiling po ang ating mga kapatiran mag-conduct po ng Advanced School of Deliverance. Kaya patuloy po nating isama sa ating mga prayers ang atin pong mga spiritual parents, kanilang kalakasan, ang tagumpay, at ang kanila pong safety saan man sila po magpunta. And before that, I want to acknowledge also the presence po ng atin pong senior pastor ng JA1 California, no other than Pastora Susan Repolio. Hello po. Candy, stand up po. Yan. Siya po ang ating super blessed na pastora from USA. Nagbiyahe pa po yan kahapon para lang po umattend ngayon. Ganong katindi. Mamaya po yata, alis na ulit. Okay, so welcome po. Welcome, Pastora. At siyempre, ang atin pong mga kapatid at atin pong online family, magandang araw sa inyong lahat. Share this Facebook live stream sa lahat ng inyong mga kakilala, and you might not know sila po ang nangangailangan ngayon ng salita ni Lord. Amen! Sino pong excited sa gagawin ng Diyos ngayon? Grabe. Pakita nyo nga yung excitement ng mga mukha nyo. Parang, yan! Okay. Alala ko kagabi sa birthday yan po ni Pastora Medi.
ay nagkaroon po ng pagbati ang mga tao, pero may kasamang emosyon. Bumabati ng happy birthday, pero umiiyak. Happy birthday! Matindi, ano? Pero ngayon, ipakita nga po natin yung itsura na excited tayo sa gagawin ni Lord. Tingnan mo yung katabi mo kung excited yan. Sabihin mo sa kanya, papatamaan ka na naman ngayon. Okay. Kung nakaraang September po, ang pinag-usapan po natin is all about holiness. Tayo po ba ay lumakad na sa doors, open doors of holiness? Yung bang katabi mo ay talagang naging banal kaysa dati? Parang mahina. Naging banal na ba yan kaysa dati? Last August ba, hindi siya masyadong banal, pero ngayon naman, pag tiningnan mo, parang namumuti sa sobrang kabanalan. Hindi po namumuti eh, pero banal. Okay? Pero ngayon pong buwan ng October, ang ating pong team or ang focus natin is all about loving God and loving men. Pumapag-ibig po tayo sa buwan ng Oktubre. Kaya po ang ating pong title for today, The Ultimate Purpose in Life. Ano ba ang talagang ultimate purpose natin sa mundong ito? Bakit tayo nabubuhay? Sino ho dito ang naaalala niya pa ang kanyang paboritong laruan nung siya'y bata? Wala na. Yung paborito mong laruan na pag wala yun ay hindi ka pwedeng makatulog nang hindi mo yakap yun. Pwedeng unan yun, pwedeng anything na laruan. Meron pong isang laruan. Yan, isa po siyang laruan na basahan na. Meron po ba ditong nagkaroon ng laruan na kahit na basahan na ay yun pa rin ang paborito niya? Hindi po sa laruan, Pastor, sa damit. Yung kahit mukhang basahan na yung damit mo, yun pa rin ang suot mo araw-araw pag ikipupunta sa mamamasyal ka, sabihin sa iyo ng iyong asawa, yan na naman ang suot mo. Kupas na yan. Huwag mo akong pakialaman, paborito ko to. Sinong ganon? O, sabi mo sa katabi mo, ikaw na naman ang pinag-uusapan. Sino dito yung gusto niya kahit yung pantalon niya ay kupas na yun pa rin ang suot? Bakit? Paborito eh. Ito po, pag tinignan ninyo, wala tayong makikitang value. Kahit konti. Sabi mo, ba't nagustuhan nyo nun? Wala namang special sa kanya. Putol pa nga ang isang kamay. Ang dumi, ang liit, mukhang mumurahin, cheap. Mukhang buy one, take one. Lahat ng pangit para nandoon. Pero alam nyo ba, yung paborito mong suot o paborito mong laruan, ikaw lamang ang nakakakita ng value nun. Hindi kita ng iba, pero ikaw, paghawak mo yung laruan ganito, hindi ko rin maintindihan, pero valuable ka sa akin. Hindi ako makatulog nang wala ka. Hello? Ang marami po sa atin ay parang ito, ang laruang ito. Walang nakitang value sa'yo ang magulang mo, ang kapatid mo, ang asawa mo, mga mahal mo sa buhay, kaibigan mo. Walang nakitang value o kahit anumang ounce ng halaga, maaari ang mga tao sa paligid mo. Pero gusto kong sabihin sa'yo, tiningnan ka ng Diyos na punong-puno ng halaga. At ikaw ay kanyang paborito. Kaya hindi mo bababasihan ang halaga mo sa sasabihin ng iba, kundi sa kung ano ang tingin ng Diyos sa'yo. Sino dito ang alam niyang may halaga siya? Ang nagbibigay ng halaga sa'yo ay yung nagmamahal sa'yo. Dalawang klase po ng pag-ibig. A love that loves and gives value to the object. Ang nagbigay ng value sa laruan ito ay hindi yung laruan,
kundi yung tao na nagmamay-ari sa Kanya. At yun ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Para maunawaan mo ang purpose mo at maunawaan mo ang pag-ibig mo sa Diyos, kailangan mo munang ma-appreciate kung gaano ka kamahal ng Diyos. At ganito ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Marumi ka man, wala ka mang silbi, masama ka man noong nakaraan, pero sinabi ng Diyos, kahit masama ka pa noon, si Jesucristo ay namatay para sa iyo, iligtas ang kaluluwa mo. Ganun ka kamahal ng Diyos. Hindi naman siya namatay sa iyo nung ikay mabait. Nung ikaw ay may mahal na mahal mo siya, hindi mo pa nga siya kilala, minahal ka na ng Diyos. A love from God is a love that gives value to us. Kaya ano yung response mo? Ang response mo is a love that loves because the object of love is valuable. Anong ibig ko sabihin? Kung nung una, ang nagbigay ng value sa iyo ay ang Diyos na nagmamahal sa iyo. Ito naman ang response mo. Mamahalin mo naman ang Diyos na siyang nagpakita sa iyo kung sino ka talaga. At ikaw ay isang valuable commodity, property, ownership ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, mahalaga ka kay Lord. Ang nagbigay ng value sa iyo ay ang pag-ibig ng Diyos. Alam niyo, napakalawak na usapin po ang pag-ibig ng Diyos at ang pag-ibig sa Diyos. Pero ngayon pong umaga, tatry po natin sa biyaya ng Diyos na mas maunawaan po natin kung paano natin bibigyan ang pag-ibig o ibibigay ang ating buhay sa ating Panginoon. Our ultimate purpose is to love God more than anything, and our ultimate sin is when we love anything more than God. Ang purpose po natin, diretsahan na po ito, is to love God more than anything else. At ang ultimate sin na nakukomit natin, mga kapatid, is when we love anything else more than God. In Matthew chapter 22, verse 37, the Bible says, Jesus answered him, "Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind." At sinabi dito sa Romans chapter 5 verse 8, Christ died for us while we were still sinners. Ito yung sinasabi ko kanina. Di mo man makita ang value mo, pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, nagkaroon ka ng halaga. This demonstrates God's love for us. Ang pag-ibig, gaya ng ating binasa, ito'y dapat dinedemonstrate. Sabihin natin, demonstrate. Ang pag-ibig po'y idinedemonstrate, hindi po ito sinasabi lang. Hindi ito iniisip lang, ito ay isinasagawa at ipinakikita. Paano ipinakita ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin? When we were still sinners, nung nandun ka pa sa dati mong buhay, inialay na ni Jesus ang kanyang katawan at ang dugo upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. There is nothing you can do more or do less to make God love you more or love you less. Walang kahit anong bagay na gagawin ko pa ito, mas titindihan ko pa ito para mas mahalin ako ng Diyos. Bago ka ba? Panganak sa mundong ito, mahal ka na ni Lord eh. Bago ka pa naging bata, nagkaedad, mahal ka na ng Diyos eh. Meron pong tatlong klase ng pag-ibig. Una is the eros kind of love. This is the romantic love. Ito po yung pag-ibig ng isang tao sa kanyang kapareha, kanyang asawa. A romantic kind of love. Okay? Pangalawa is the phileo or the Philadelphia kind of love. This is the friendship kind of love and also the family members kind of love. Pag-ibig mo sa iyong magulang, sa iyong kapatid, sa iyong anak, at pag-ibig mo
sa iyong kaibigan, sa close friend. And the next level, at ang pinakahigit sa lahat, is the agape kind of love. And this is the love of God towards us. This is the unconditional kind of love. Eros love is about taking. Ano kaya ang marireceive ko? Ano kaya ang tatanggapin ko? Umaasa ka lagi na ikaw ay tatanggap. That's the eros kind of love. The phileo kind of love is about giving and taking. Ibig sabihin, umaasa ka na ikaw ay may binigay at ikaw naman ay mayroong kapalit. Phileo kind of love, pag may ibinigay, may ibibigay din sa'yo. But the unconditional kind of love is that all about giving. Na kahit walang bumalik sa'yo, ibibigay mo. Ang eros, puro take. Minsan, na akala natin, mahal natin ang ating asawa, pero ang iniisip lagi natin, how can I take more love from this person? The phileo kind of love, gusto mo kapag ikaw ay may binigay, ikaw ay meron ding babawiin. At pag walang ibinigay sa'yo, wala ka din namang kukunin. Pero the agape kind of love is not all about taking. The agape kind of love is about giving. Sabi nga nila, you can give without love, but you cannot love without giving. Amen? I'm not talking about finances here. I'm talking about love. I'm talking about pag ginawang ka ng masama, ang ibabalik mo sa kanya'y kabutihan. I'm talking about pag ikaw ay siniraan, ang ibabalik mo sa kanya'y isang ngiti. I'm talking about pag ikaw ay hinampas sa likod, papahampas mo rin ang harap. Pag sinambal ka sa kaliwa, bibigyan mo ng kanan. No, ibibigay mo yung kanan. That's the unconditional kind of love, and that's the love that God gives to us. Kaya hindi ka ba natutuwa ngayon? Kaya ka naririto. Humihinga ng malakas. Tayo mo, pakinggan mo yung hinga ng katabi mo, ang lakas. Naaamoy mo din. Amoyin mo. Ang lakas din. Ibig sabihin, hindi ka pinawawalan ng Diyos ng pag-ibig. Hanggat ikaw ay mayroong hininga, hanggat ikaw ay nakakakita ng liwanag, that's the demonstration of God's love for you. Dahil hindi ka naman deserving dyan, walang taong deserving sa pag-ibig ng Diyos. Wala ni isa. Huwag mo sasabihin na porke ikaw ay ganito na, porke ikaw ay ganyan na. No, wala kang pwedeng ipagmalaki sa harap ng Diyos. Ang kaya mo lang ipagmalaki is, Lord, salamat sa biyaya mo. Salamat sa pag-ibig mo. Kaya ako nabubuhay ay dahil sa iyong pag-ibig. The love of God is the one that sustains you. Hello? God loves us, but we only love Him in return. Mahal tayo ng Diyos, agape type. Pero ang ating response sa Kanya is eros and phileo type. Unconditional lang binibigay ng Diyos sa atin, pero ang response niya sa atin, ang response natin sa Kanya, Lord, kung hindi mo sasagutin ang prayer ko, hindi na kita love. Lord, kung hindi mo ako bagagalingin, hindi na kita mahal. Lord, akala ko ba pag minahal kita, gaganda na ang buhay ko? Lord, akala ko ba pag lumapit ako sa iyo, dadanas ako ng grabing pagpapala? Hindi na kita gusto. Yun ang response natin most of the time. Nagtatampo tayo kay Lord. Kine-question natin ang Diyos. Bakit ganun, Lord? Binigay ko na sa iyo ang lahat. Oh, totoo kaya? Bakit ganun, Lord? Kine-question natin ang Kanyang kilos. Where in fact, hindi ka ba matuwa? Noong unang panahon, pag may mga nagko-question sa Diyos, kinakain ng lupa. Sa time ni na Moses, kapag may nagreklamo, namamatay. Hindi ka pa matuwa na nakailang reklamo na tayo, nakailang complain na tayo, nakailang question na tayo sa Diyos, abay, nakakaranas ka pa ng buhay na masaya at maligaya at kontento. Anong tawag doon? Agape. Sabihin natin, agape. That's an agape kind of love.
Hindi ka deserve tumanggap, pero tinatanggap mo ngayon. Gusto kong sabihin sa inyo, mga kapatid, mabuhay sa atin na ikaw ay mahal ng Diyos, the agape kind. Na ibig sabihin, kahit hindi mo siya mahalin pabalik, mahal ka pa rin niya. Sino dito ang nakaranas ng ganun? Hindi siya minahal pabalik. Minahal mo, pero hindi ka minahal pabalik. Pero gusto kong sabihin sa iyo, si Lord, hindi mo man mahalin pabalik, hindi mo man pansinin, reklamuhan mo man, kagalitan mo man, katampuhan mo man, hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Because His love is unconditional. At yan din ang pag-ibig na gusto ng Diyos na i-respond natin sa Kanya, na kahit Lord, wala. Wala ang ganitong pagpapala, wala ang ganitong answered prayer, wala ang ganitong bagay na hinihiling ko sa iyo. I still love you with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. Because ang love na binibigay ko sa iyo hindi nakabase sa ginagawa mo lamang sa buhay ko, kundi nakabase ito sa pagliligtas mo. Inalis mo na ako sa apoy ng impyerno. Yun pa lamang. Sino ditong papuntang langit? Sinong gustong mamaya pumunta ng langit? Mamaya na. Lahat ng naririto'y papuntang langit. Bakit? Hindi dahil sa mabuti mong gawa. Hindi dahil pinagtrabahuhan mo yon. Papuntang ang langit dahil sa pag-ibig ng Diyos na ibinigay sa'yo. Hello? Kaya kung ngayon ang isip mo, kailangan akong pagtrabahuhan, kailangan magpakabait ako para makapasok ako sa church, kailangan mabuti na akong tao. No! Pagpasok mo ng church, diyan ka ba gagawing mabuti ng Diyos? Kaya huwag mo sasabihin, ayoko sa church, baka masunog ako. Ayoko sa church, baka kung ano-anong sabihin nila sa akin, lahat doon ay banal. Hindi ako naniniwalang lahat tayo dito ay ganap ng banal. Pinababanal. Pero hindi ka ganap na banal. Kasi kung ganap ka ng banal, aakyat na tayo sa langit ngayon. Sino uling gustong umakyat na sa langit? May mga nag-amen pa din eh. Kapatid, ipagpe-pray kita mamaya. Lumapit ka sa harapan. At sama-sama ka naming ipagpe-pray na ikay kunin na. Joke lang. Pahaba ng pahaba ang buhay ng mga JA1 people. Pasagana ng pasagana. Painlove ng painlove kay Lord. Amen? Kaya kung iisipin po natin, paano tayo mamahalin, paano natin mamahalin ang Diyos? With the agape kind of love. Walang question sa Diyos eh, kaya niya yun eh. Ang tanong tayo, ang kaya lang ba natin is the eros kind? Yung take ka lang ng take? Or the phileo kind, the give and take? Pag wala nang maibigay ang Diyos, wala ka na rin ibibigay na pag-ibig? Or the agape kind of love? Which is unconditional. Ang Diyos po ay wala nang ginawa kundi magbigay ng magbigay sa atin. Naniniwala kayo doon? Every day of our lives, walang ginawa ang Diyos kundi magbigay sa'yo. Kasi sabi ko nga, you cannot love without giving. Akala mo lamang ikaw lagi ang maraming na ibibigay sa Diyos? No. Pagmulat mo palang may ibinigay na ang Diyos sa'yo. Yung paghinga mo ngayon, may ibinigay na ang Diyos sa'yo. Yung paglakad mo ng tuwid, may ibinigay na ang Diyos sa'yo. Kagabi po, ako po ay ang tuhod eh, ano? Medyo may naramdaman. Sabi ko, bata pa ako eh. Sabi ko, Lord, dahil sa pag-ibig mo, tinatanggap ko ang kagalingan. Bay, ngayong umaga po ay wala eh. Because of the love of God. Pag ina-acknowledge mo ang love ni Lord, hindi ka pa nahingi ng healing na dating. Hindi naman ako sabihin, Lord, pagalingin mo ang tuhod ko, no. Sabi ko lang, Lord, bukas ako po ay gagamitin mo. Let this be the demonstration of the power of your love. Aba, ay nawala po eh, oh. Pero ari po, pag kinikilo ko, may masakit na dito. Pero ngayon, hallelujah, healing comes from the Lord. I-acknowledge mo na mahal ka ng Diyos. Meron ka bang nainom na tubig kanina? Hello? Nagbigay ang Diyos sa'yo. May kinain ka kanina?
nagbigay na naman ang Diyos sa'yo. May nasakyan ka papunta rito? Nagbigay na naman ang Diyos sa'yo. Nakalakad ka ng ayos dito? Nagbigay na naman ang Diyos sa'yo. Kung iisa-isahin natin, hindi po matatapos na laging ma-de-declare na ang Diyos talaga'y nagbibigay dahil siya'y nagmamahal. Kaya pwede ba yung katabi mo, mahal mo yan, di ba? Bigyan mo. Anong ibibigay mo? Prayer muna po, Pastor. At ito matindi, ang agape kind of love, bukod sa nagbibigay, yung pagbibigay na yan ay hindi napipilitan. Ang Diyos, pag nagmahal sa'yo, hindi siya yung, sige na nga, mamahalin na kita. No. Ang Diyos, pag nagmahal sa'yo, buong puso niya yon. Siyang-siya yon. Walang kondisyones yon. Mahal ka talaga ng Diyos. At hindi napipilitan lamang. Tayo po'y ganun eh. Minsan, imamahalin mo yung tao kasi napipilitan ka lang. Pero gusto kong sabihin sa iyo, ang pag-ibig ng Diyos sa iyo ay hindi sa pilitan. Mahal ka ng Diyos kasi mahal ka niya at gusto niyang ibigay yun sa iyo. Ano man ang nakaraan mo, walang pakialam ang Diyos dyan. Ang mahalaga kung ano ka ngayon at lumalapit ka sa Kanya. Hindi niya tinitingnan sa iyo. Ikaw naman noon, eh, ganito. Pangit naman ang record mo. Love does not keep a record of wrongs. Ang tunay na pag-ibig, hindi po nag-iisa-isa ng mga mali. Sino dito ang kabag sila'y bago matulog sa gabing mag-asawa, inuulit-ulit niya pa, kita mo kaninang umaga? Tanda mo? Di ba hindi mo ko binigyan ng tubig? Hindi ako inaluugan. Wala ka man lang ginawa. Oh, tanda mo kaninang bumawi yung isa. Oh, tanda mo kaninang tanghali. Oh, ano yun? Nagluto ka ng sinaing sunog. Ano ako? Burnt offering? Ano ako, Diyos? Tatanggap ng burnt offering? Nagre-record tayo? Pag may nagkamali sa atin, nagre-record ka? Matik sa atin minsan yun. Darating ang time. Ako po, nung panahon na ako'y binubuli nung kay kabataan, nagre-record ako. At sinasabi ko, pagtanda ko, lahat kayo ubos sa akin. Pero alam nyo, dahil sa pag-ibig ng Diyos, yung mga taong nagkamali, nambuli na nakit sa akin, minahal ko. At naging close friends ko pa. Masasabi mo lang, mahal mo ang isang tao at pinatawad mo ang isang tao kapag natitingnan mo siya ng mata sa mata. At nagsasabi kang, I love you. Tingnan mo nga yung katabi mo. Matitingnan mo ba siya ng mata sa mata? At sasabihin mo sa kanya, I love you. Natingnan mo ba? Pag hindi mo natingnan ng mata sa mata, ibig sabihin, may record ka ng pagkakamali niyan. May listahan ka. Sabi nung isa, Pastor, 20 years kong inipon ang listahang ito. Nakagawa ako ng isang library sa dami ng listahan ng pagkakamali nito. That is a phileo or eros kind of love. Gusto kong sabihin sa iyo, ang Diyos walang listahan. Yung nakaraan mo, nakikita niya pero hindi niya inililista na darating ang time, sunog ka sa impyerno. Walang ganon. Si Lord po hindi ganon. Si Lord ay hindi naglilista ng pagkakamali mo. Kinakalimutan niya na oras na humingi ka ng tawad. Kinakalimutan niya yun. Kahit gaano kalaki o kaliit, wala sa kanya yun. Basta mahalaga sa kanya, nagpapakumbaba ka, humingi ka ng tawad. At sinasabi mo, Lord, I need your love. Pero tayo mga tao, we have the habit na ganon. Ililista mo lahat ng mali. Pagpunta nyo ba nga lamang dito, may inilista agad kayo. Tagal namang umalis ng jeep na ari eh. Malilate na ako. Kung na driver ka, hindi ka, paparosahan ka ng Diyos. May kinagalita. Yung dalang itlog, naging sisiw na sa tagal. Paparosahan ka ng, may, naglista ka na no. Pwede ba ngayong araw na ito, sunugin na natin ang listahan na yan?
yung mga nagkasala sa'yo, nakasakit sa'yo, nang scam sa'yo, naka-offend sa'yo. Pwede ba? Sunugin mo na yung listahan na yon. Dahil yung listahan na yon, dyan po kumikilos ang kaaway. Kaya ikaw ay nai-stress. Kaya nagkakasakit-sakit. Bakit? Ang haba ng listahan. Sinong willing sunugin ang listahan niya? Para paltang ka ng bagong listahan ni Lord. Listahan naman ng pagpapala ang ilista mo. Tama na ang paglilista ng mga wrongdoings ng iba. Panahon na para ilista mo naman ang biyaya at pagpapala ng Diyos sa iyo. Sapagkat ngayong nasa open doors tayo and new opportunities, ang lalakaran mo ay listahan ng pagpapala, listahan ng overnight blessing, listahan ng overwhelming barn of blessings. Ililista mo ng ililista. Para ano? Para maitestify mo, para masabi mo sa iba, magmahal ka sa Diyos, mahalin mo at maging tapat ka sa Diyos. Dahil pag naging tapat ka sa Diyos, mas mahigit ang katapatan niya sa'yo. Sunugin na yan, mga listahan ng sama ng loob na yan. Walang maidudulot na maganda yan. Hello? The agape kind of love is the love that God wants for us. Sabi po ng Psalm 116, sino dito may mga anak na? Taas ang kamay. Gaano mo kagusto na yung anak mo mabigyan mo ng napakagandang future? Sino dito naghahangad ng magandang future sa kanyang anak, sa apo, sa lahat ng henerasyon? Taas ang kamay. Kung naghahangad ka ng ganyang katindi, gusto kong sabihin sa'yo, yung paghahangad mo, times 1 trillion mo, ganun ang paghahangad ng Diyos ng kabutihan sa'yo. Kung akala mo napakaganda na ng plano mo sa anak mo, gusto kong sabihin sa'yo, i-multiply mo sa 1 trillion, ganyang kaganda ang plano ng Diyos sa anak mo. Because He is the God who loves unconditionally. The agape kind of love. Gusto kong maunawaan po natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin para makarespond tayo in the proper and appropriate way of response sa kanyang pag-ibig. Sino dito'ng handang tumanggap ng pag-ibig ng Diyos? Come on, itaas mo ang iyong kamay at sabihin mo, Lord, I love you. Lord, I need your love. In Jesus' name. Psalms 116, verse 12 to 14. Nagtanong po si David, how can I repay the Lord for all the good that He has done for me? Natanong mo na ba ito? Lord, sa dami ng biyayang ibinibigay mo, pagpapala, nagbigay ka na ng kaligtasan, araw-araw mo pa akong binibigyan ng mga bagay na kailangan ko, paano kita i-re-repay? What should I do? Sumagot din si David, I will take the cup of salvation and call on the name of the Lord. Walang kwenta ang gagawin mong kabutihan kung wala kang tinanggap na cup of salvation. Una, dapat ka munang maligtas. Una, tanggapin mo muna si Jesus sa iyong buhay para maranasan mo ang buhay na ganap at kasiyasiya. The cup of salvation. And then you can call on the name of the Lord. Kaya maraming tao ang kahit tumatawag sa Diyos, hindi nagre-respond ng Diyos. O kaya naman, hindi niya nare-receive ang gusto ng Diyos para sa kanya. Kasi wala sa iyo yung cup of salvation. Sino dito ang gustong tumanggap ng cup of salvation today? At sabi doon, I will keep my vows to the Lord in the presence of all His people. Alam niyo ba, pag pumupunta po tayo ng church at tayo may nare-receive na salita ng Diyos, nakikipag-covenant ang Diyos sa'yo, nakikipag-agreement ang Diyos sa'yo, and at the same time, ikaw meron ka rin agreement na ibinibigay on your behalf. Wala pong agreement na isang side lang. Walang ganon. Laging both parties involved should agree on something. Kapag isa lang, wala yon. Kaya kapag pumupunta tayo dito, nagkakaroon ka ng agreement or vow kay Lord. Naalala mo ba ang mga vows na binitawan mo sa Diyos? Na Lord, every time na ako'y nakakaranas ng sakit karamdaman, sasabihin mo, Lord, pagalingin mo lamang ako, ako'y mag-church. Lord, pagalingin mo lamang ako, ako po'y magbibigay sa'yo. Lord, pagalingin mo lamang ako, maglilingkod ako sa'yo. Your vows or your commitment kay Lord is a way to repay God
for the things that He has done for you. Pag-aralan natin yung tatlo. Love the Lord with all your heart. Number one, how to love God and how to fulfill the ultimate purpose of God in your life? Love the Lord with all your heart. Ang puso mo, meaning the cardia in Greek. It deals with our desires, our motivations, our emotions. Loving God with all your heart means to seek and want God more than anything. Diba binasa natin kanina? Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, and with all your soul. Sa ibang translation nga po, with all your strength pa, kasama pa yon. So the meaning of heart is cardia in Greek. Meaning it's our desire. Ibig sabihin, loving God is to seek and want God more than anything. Kagaya ni David, he was known as a man after God's own heart. Pero dumaan siya sa different season ng kanyang buhay. Nangyari sa kanya yung isolation, nangyari sa kanya yung sobrang intimacy niya sa Diyos. Nung nagkasala si David, hindi naman nawala ang heart niya. Kala nyo ba kapag nagkakasala ka, it is a definition na nawawala ang heart mo para kay Lord? Ang matindi doon, kapag ka nagkasala ka at hindi ka na nakaisip na bumalik sa Kanya, ibig sabihin wala kang heart for the love of God. Pero, kung ang heart mo nakatutok sa pag-ibig ng Diyos, yung mga dati mong desires, papalitan niya ng bagong desires. Pwede ba i-flash mo yung sunod? Loving God with all our heart means to seek and want God more than anything. Ano man ang season ng buhay mo, ikaw man ay nasa winter, or nasa spring, or nasa summer, or nasa fall, make sure na ang heart mo ay naka-inline kay Lord. Gusto kong sabihin sa inyo, mga kapatid, sino ditong nasa winter time ng kanyang buhay? Ano po ibig sabihin ng winter? Ibig sabihin, nanlalamig, natutuyo. Sino dito yung nandun sa ganong sitwasyon? Tuyo ang relasyon mo sa Diyos. Gusto kong sabihin sa iyo, ang kailangan mo, manatiling ang heart mo ay nakapokus sa pag-ibig ng Diyos. To seek God and want God more than anything else, that is loving God with all our heart, means na sanay tayo na puro eros and phileo love lang ang binibigay sa Diyos. Gusto ko pong sabihin sa inyo, humingi ka pa ng biyaya na ang magawa mo at maibigay mo sa Diyos is the agape kind of love. Kahit anong season mo sa buhay mo. Si David nung nagkasala siya, he was in the darkest season of his life. Nasa searching phase siya. Sino ditong nakaranas nung ganon? Nasa lowest point ka, tapos ang ginagawa mo, soul searching. Hinahanap ko po ang aking sarili. Pero sa totoo lang, ang dapat mong hanapin ay hindi ang sarili mo. Ang hanapin mo ay ang dati mong excitement kay Lord. Ang hanapin mo ay yung dati mong grabbing love na nararamdaman sa iyong puso sa Diyos. Hindi naman nawawala ang soul mo. Pinauso lang yan ng mundo. Soul searching. Hanapin mo ang iyong sarili. Hindi naman nawawala ang iyong sarili. Nasa iyo pa rin. Pag tuming ka sa salamin, ganun pa rin ang mukha mo. Pero gusto ko sabihin sa iyo, ang hanapin mo, Lord, nasa na yung dati kong excitement sa iyo? Dumadating ako sa point na pupunta na lang ako sa church. Kasi sabi, pumunta, niyayaya, pero wala na yung totoong desire and hunger for you. Loving God with all your heart starts with hunger and desire for God, even though anumang season ng buhay mo. Even though ikay nasa winter, nasa spring, nasa summer or fall. Loving God with all your heart.
Number two, love the Lord with all your soul. In Greek, soul is psyche in Greek. The living essence of who we are. The deepest core of our identity. Kaya po natin iniisa-isa ito para maunawaan natin ang bawat dimension ng ating pagmamahal sa Diyos. Narinig na po natin yung term na soulmate. Sino nakarinig po nun? Soulmate. Yung katabi mo ba yung soulmate mo? Pero alam niyo po, may na-meet kang friend. Sabi mo, parang soulmate kita. O kaya napangasawa mo, isawa mo, parang tayo yung mag-soulmate. Gusto kong sabihin sa iyo, ang soulmate mo hindi yan. Si Lord, ang tunay mong soulmate. Hello? Genesis chapter 2, verse 7. Then the Lord God formed the man from the dust of the earth and blew the breath of life into his nostrils. The man became a living soul or a living being. Ang nagbigay sa'yo ng soul, ang soulmate mo. Ang tunay mong soulmate ay si Lord. Kaya kanino ka mag-i-invest ng love mula sa iyong soul? Sa nagbigay sa'yo ng breath of life. Kaya ka nabuhay ngayon kasi meron kang breath of life. Hindi ang soulmate mo ngayon, akala mo yung soulmate mo ngayon, in the physical, akala mo yan ang iyong, yan ba yung nagbigay sa'yo ng breath of life? No. Gusto kong sabihin sa'yo, your soulmate is the Lord. Hello? Dahil kapag ang soul mo ay nakakonekta sa Kanya, wow, hallelujah, hindi ka magkukulang, hindi ka nauubusan. As the deer panteth for, the waters in my soul longs after thee. Habang ang usay nauuhaw sa tubig, ganun din ang aking kaluluway nauuhaw sa iyo. Bakit? Kasi ang kapuspusan ng kaluluwa mo ay makukuha mo sa Diyos. He is your soulmate. Siya ang iyong provider ng iyong pangailangan. Loving God with all our soul means we are surrendering all to the knowledge that we are truly of God and for God. Ang pag-ibig mo sa Diyos na sinabi mong buong kaluluwa, ibig sabihin, sinusurrender mo sa Kanya ang kaalaman na ikaw ay talagang mula sa Diyos at ikaw ay nilikhang para sa Diyos. Hindi ka nilikha para sa katabi mo o sa asawa mo. That's why he's not your soulmate. Ang nilikha ka ay para sa Kanya at mula sa Kanya. Kaya dito papasok ang purpose mo kung bakit ka nabubuhay. To agape God and to agape others. Dumating po ako sa point ng aking buhay when I was in abroad. Nung ako mo'y kinausap na ng Diyos na kami umuwi dito, dumating ako sa point. Nagtatrabaho ako, pero ang naiisip ko, ang nararanasan ng aking soul, bakit ganito? Parang uhaw ako. Kulang. At nakakaabala na ang aking pong trabaho sa aking ginagawa sa ministeryo. Imaginin nyo yun. May trabaho ako, kumikita ako ng malaki. Alam ko ang Diyos ang nag-provide nun, pero dumating ang point that my satisfaction and my fulfillment and my hunger is not satisfied by the work. Kundi mas masaya ako nagla-live group hanggang alas 3 na madaling araw. Mas masaya ako na nagmi-minister, nagdi-deliverance hanggang alas 4 ng madaling araw. Papasok pa ako ng alas 8 ng umaga. Kaya sabi ko, Lord, alin ang i-give up ko? Yung trabaho ko o ang trabaho ko sa iyo? Sabi ng Diyos, trabaho mo dito ang i-give up mo kasi may ipapagawa ako sa iyo pag uwi mo sa inyo. At yung kinikita mo dito, kinikita, hihigitan pa ng kikitahan mo pag uwi mo sa Pilipinas. At alam nyo, nangyayari ang pangakong iyon. Lahat ng sumusunod sa Diyos, hindi niya pababayaan. Hindi ko sinabing iwan niyo ang trabaho niyo, ha? Sabi ni Pastor, wag na daw tayo magtrabaho. Mag-deliverance na lang tayo. Hindi ganon.
Yun ay pangungusap sa akin ng Diyos. Kasi ang hunger ko hindi na nasasatisfy ng meron doon. Ang hunger ko pala na hinahanap ay mula lamang sa aking Panginoon. Bawas na ang intimacy ko, bawas na ang... You get the point? Kaya po ako'y umuwi, kaming pamilya'y umuwi kasi sinabi ng Diyos, ang sustenance ng iyong soul ay makatagpuan mo sa inyo. At truly enough, habang ginagawa ko po ang kalooban ng Diyos dito po sa Pilipinas, hallelujah, bigla na lang may mga tumatawag. Hindi naman ako nagmamarketing, hindi naman ako nag-a-ads. Niwala nga po akong malaking following sa Facebook, yung aming pong negosyo. Pero magugulat ka na lamang, mayroong magpapagawa sa iyo. May tatawag sa iyo, ganito kalaking project. At hindi lang isang project, sunod-sunod pa. Hindi ko na lang sasabihin kung magkano, baka kalapitan niyo ako mamaya. Para ipag-pray kayo. Abay, sunod-sunod po eh, halos hindi ko na masapo. Dahil sa kabutihan ng Diyos. Idaragdag lang ng Diyos yan. Pag inuna mo ang concerns ni Lord, uunahin niya ang concerns mo. Nagwo-worry ka sa iyong negosyo? Ang gagawin mo naman, hard labor. Oh, talaga namang work hard. Hanggang 24/7 nagtatrabaho ka. Hindi sa ganun. Makukuha mo kahit hindi ka masyado nagtatrabaho doon. Bakit? You have the favor eh. Yung pabor is more than 1,000 times ng hard labor. Sabi doon, 1,000 days of labor is, or one day of God's favor is more than 1,000 days of hard labor. Kaya ano pong nangyari? Lahat po, hindi ko alam bakit sila sa akin lumalapit. Sabi ko, bakit kayo sa amin napunta? Eh, wala daw huing marunong nito, kayo lamang. Marami na ho kaming pinagtanungan, hindi po nila maintindihan, pero sa inyo po, naintindihan ninyo, kaya sa inyo kami magpapagawa. Hindi lang po nagbibigay ang Diyos ng pabor, nagbibigay din ng wisdom. Kaya makapal ang iyong bulsa dahil makapal din ito. Amen? May laman ka ito? Sino dito may laman ito? Tas ang kamay ng may laman ito. Ibig sabihin, marami ding laman ito. Kaya magtaka ka kung may laman ka dito, pero wala kang laman dito. Sabi nung isa, oo nga, no? Baka wala tayong laman dito. Kaya gusto kong sabihin sa inyo, wag nating hingin lang ng hingin, Lord blessing, hingin mo'y wisdom. Kaya nga si Solomon ang hiningi wisdom. Bakit? Because wisdom results to blessing. Wisdom results to favor. Wisdom results to better decision making. At ang wisdom po, nagsasaturate yan sa soul. Ang knowledge dito lang, pero wisdom saturates the soul. Hello? Kaya sa bawat gagawin mo, bawat pakikipag-usap mo, hindi mo naman nagegets yung kanilang sinasabi, pero bigla mong nagegets. Ewan ko kung gets nyo. Hindi mo siya nagegets, pero mamaya biglang gets mo. Wisdom galing sa Diyos. Wala naman akong experience dyan, pero bakit ko nagagawa? Wisdom galing sa Diyos. Sinong gusto ng wisdom dito? Aba, ay kailangan love the Lord with your God with all your soul. Saan mo nakukuha ang iyong karunungan? Sa YouTube? Sa Google? Sa ChatGPT? Kung diyan mo nakukuha ang karunungan mo, kulang ka. Find your wisdom in the Lord. Kaya kapag po ang Diyos ang kumilos, naku, walang makakapigil. Sabi ko sa inyo, nitong nakaraan talagang open doors. Ay bigla eh, biglang nagdatingan eh. Kaya ako'y naniniwala, lahat ng mga iniintay ninyo ngayong taong ito, hindi pa tapos hanggang December, mararamdaman at mararanasan ninyo. Dahil kayong lahat na nagmamahal sa Diyos, ng buong puso at buong kaluluwa, you will receive according to the favor that God has prepared for you. Kanya-kanya tayo ng pabor. Huwag mong sasabihin, buti pa siya may pabor na. Kapatid, ang iyong pabor on the way na. Na pine-prepare na ng Diyos yung mga tamang tao.
Isinasara na ng Diyos yung mga dapat isara. Kaya huwag kang magalit pag may nagsara. Huwag kang magtampo sa Diyos. Lord, di na kita love. Sinara mo yung negosyo ko. Natanggal ako sa trabaho ko. Lord, ganito, ganyan. Kapatid, pag may isinara ang Diyos, may mas maraming bubuksan. Ikaw na lamang ang magsasabi, Lord, pwede kang magmuna uli. Ako'y napasabi ng gayon eh, pero sabi ko, Lord, huwag po naman. Sabi ko, Lord, pwede kang wag na muna uli, baka hindi na kayanin. Ayaw mo? Hindi naman, joke lang. Habang dumadaloy ang pagpapala, huwag mong pipigilan. Dahil ang pinapalaki ng Diyos ang iyong sisidlan. Kapag maliit pa ang sisidlan, naalala niyo yun, ano? The bag, the basket, and the barn. Eh, pagka po malaki na yung barn ko, eh hindi pa rin kasya. Dadagdagan ka pa ng isa pang barn. Ang isa pa uling barn. Kaya multiple barns. Kaya multiple doors ang bubuksan mo kasi multiple barns ang nasa iyo. Number 3, love the Lord with all your mind. Mind is dianoia in Greek. It is the arbiter that controls the conflict between the spirit and the heart. Lagi pong nagtatalo ang espiritu mo at ang iyong heart. Dahil ang heart mo gustong sundin ang iyong flesh. Pero yung spirit mo ang gustong sundin ay ang word ni Lord, ang kautosan ng Diyos. Kaya ang iyong mind ang pumapagitna. Siya ang nagiging arbiter o siya ang nagiging tagapamagitan. Kaya kung anong ituturo mo sa mind mo, doon siya susunod. Kaya naalala niyo before, mind setting lang yan. Dahil ang mind mo ang magiging arbiter nung pagtatalo ng dalawa. Kaya pansinin mo, sabi ni Pablo, gusto kong bumait pero di ko magawa. Gusto niya pero hindi niya magawa. Bakit? Nagtatalo ang spirit at heart. Natatagumpay ang heart kaysa sa spirit. Kaya lagi nating sinasabi, do not follow your heart. Sabi lang ng iba, follow your heart. Yan ang dapat mong gawin. Hanggat wala kang natatapakan, sundin mo lang ang puso mo. No! Ang sundin mo ay ang dinidikta ng espiritu sa isip mo. Amen? Now, loving God with all your mind means surrendering your decision in obedience to Christ. Ang pagmamahal mo with all your mind kay Lord, ibig sabihin, yung decision making mo, isinusurrender mo lagi sa kung anong kagustuhan ni Kristo, kung ano ang will ni Lord. Pag tayo nananalangin, wag mo laging tatapusin sa Lord. Ibigay mo po sa akin ang request kong ito. In Jesus' name, amen. Wag! Laging ang sasabihin mo, Lord, kung kalooban mo po, ibigay mo po sa akin ito. Pero kung hindi mo naman kalooban, Lord, magiging tapat pa rin ako at magmamahal sa iyo. Amen? That means you are loving the Lord with all your mind. Hindi ka naghahanap ng para sa iyo lamang. Ang hinahanap mo, Lord, okay ba din ito sa iyo? Papayagan mo din ba ako, Panginoon, na ituloy ito? Kung hindi ka pumapayag, Lord, hadlangan mo ako. Gumawa ka ng paraan para hindi ito mangyari sa akin. Eh, pag may mga gustong-gusto tayo, yung sobrang gustong-gusto natin, anong ating reaksyon? Lord naman, please lang, ibigay mo na ito. Napakaliit naman ito sa iyo. Sige na. In Jesus' name. Ginamit kong pangalan mo. In Jesus' name. Ha, Lord ha? Konti lang to. Ganun tayo mag-pray, no? Kaya naman minsan, pag hindi dumating, Lord, galit ako sa iyo. Hindi mo binigay. Di ba ang dami kong in Jesus' name? Nagtanim pa ako. Nagpa-pray pa ako. Nagpalati ko pa ako sa likod. Walang ganun, ano? Lahat na ginawa mo para tugunin ka. Pero gusto kong sabihin sa iyo, Lord, kung kalooban mo, mangyari. Kung hindi mo kalooban, huwag mangyari. Pwede bang ganun ang prayer natin?
Gusto ba natin yan? Now, 2 Corinthians chapter 10, verse 5. We take every thought captive so that it is obedient to Christ. Hinuhuli mo daw dapat ang iyong kaisipan, ang iyong mind. Sino dito may mga alagang aso? Taas ang kamay. Amen. Sino dito naman yung may mga alagang pusa? May alagang isda? May alaga? Di po ba? Para naman hindi makawala yan, itatalian mo din naman. Bakit kapag kayo nag-ESM, kailangan yan ay may tali? Siyempre, para kung saan ka pumunta, doon mo dadalhin. Ganon din ang ating isipan, talian mo, at dalhin mo at pasundin mo kay Kristo. Kapag tinuturo ng isip mo, hindi, babagsak tayo sa exam. No, talian mo yan, ipasundin mo kay Kristo. Dahil pag si Kristo ang nagpasunod yan, gagawa yan ng paraan para ma-fulfill ang destiny mo. Hindi, malulugi na tayo, malulugi. Talian mo ang isip mo. Pasunodin mo kay Kristo. Lord, hawakan mo ang isip ko, ikaw ang magpasunod. Dahil ikaw ang may alam kung saan dapat ako bumunta. Tingnan mo yung katabi mo kung may tali ang isip niya. Kung walang tali, talian mo ngayon. Gamitin mo ang buhok niya. Joke lang. Amen? Pag walang tali ang iyong isip, para pasunodin kay Kristo, kahit pasabihin mo nang sabihin dyan, wala. Ano ka po, pastor, yung taling yon? Saan ka ko dadakot nung tali na yon? Yung taling iyan ay ang salita ng Diyos. Kapag puno ka ng salita ng Diyos, tinatalian mo ang isip mo. At kapag tinalian mo ang isip mo ng salita ng Diyos, susunod yan sa kagustuhan ng Diyos. Ikaw naman hindi nagbabasa ng salita ng Diyos eh. John 3:16 nga. The Spirit of the Lord is upon me. Siya. Talian mo naman ang isip mo ng salita ng Diyos. Pasunodin mo kay Kristo. Amen ba? Pwede ba ilagay mo ang kamay mo sa ulo mo? As a gesture. Sabihin mo, Panginoong Jesus, tinatalian ko ang isipan ko ng salita mo at mga pangako mo upang sumunod sa kagustuhan mo. In Jesus' name. Amen. Palakpakan natin ng Diyos. Kaya ngayon, i-remind ka ng Diyos pag may sitwasyon. Anak, kala ko ba'y tinalian mo ang isip mo? Bakit pumupunta ka sa gusto mo? Ba't doon ka pumupunta sa hindi naman dapat para sa'yo? I-remind sa'yo ng Diyos, may tali na ang isip mo. Sabi mo sa katabi mo, may tali na ang isipan mo. Susunod yan kay Kristo. That is what loving the Lord your God with all your mind means. Pwede ba tayong tumayo? Love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind. Sino ditong gusto niyang ialay ang buhay niya kay Lord? Yung totoo lang. Pag inalay mo ang buhay mo, buong puso, buong isip, buong kaluluwa, at buong lakas. Ibig sabihin, buong lakas, hindi ka na maghihintay na ikaw ay umedad ng 60 bago ka maglingkod, bago ka magpagamit sa Diyos. Ngayon pa lang, habang malakas ka, habang bata ka pa, maglingkod ka na. Love the Lord your God with all your strength. Before we sing this song, si John, the beloved, na nagsulat ng Book of John at nagsulat ng Epistles of John,
in 1 John, 2 John, 3 John. Kilala po natin siya, di ba? Alam niyo ba na ang pangalan ni John the Beloved noon, bago siya matagpuan ni Kristo, ang pangalan niya o ang tag-uri sa kanya ay si Son of Thunder. Ano daw? Si John before, na kapatid ni James, ay tinawag na Son of Thunder. Bakit Son of Thunder? Kasi magagalitin. Kasi sa Luke chapter 9, sinabi niya doon, pwede ba pabagsakan natin ng apoy ang mga yan para mawasak na ang mga yan? Ganon siya kagrabing mag-isip. Radikal. Pero nung siya'y laging nag-umpisang mapalapit sa Diyos, kay Kristo, lagi siyang nakabuntot, lagi siyang nakayakap, lagi siyang ang pinakamalapit kay Jesus. Nawala yung identity niya as a Son of Thunder. Anong tawag sa kanya? The Son or the One whom Jesus loves. Siya mismo nagkeklaim sa sarili niya. Ako si John. Basahin niyo sa Book of John. 3 times binanggit niya sa kanyang sarili. I am John. The One whom Jesus loves. Aba, ay ang mga disipulo, hindi makakaimik ng gayon. Parang sabi nila, nasubra ka naman. Ikaw lang ang mahal ng Diyos. Matalino. Sinasabi niya lagi, ako si John. Ang mahal na mahal ni Jesus. Pwede ba sabihin mo sa sarili mo? Huwag kang mahiya. Sabihin mo ang pangalan mo ngayon. Ako si Pedro. O ano man pangalan mo? Ang mahal na mahal ng Diyos. Sige. Ako si, o yung katabi mo, sabihin mo, ikaw si, mahal na mahal ka ng Diyos. You are the one whom Jesus loves. Kung minahal niya si John na sobrang mainitin ang ulo, sobrang magagalitin, Son of Thunder ang pangalan, minahal ng Diyos, inaruga ni Jacob, ikaw din kapatid, kahit gaano kadilim ng iyong nakaraan ang nagbibigay ng value sa'yo, muli ang pag-ibig ng Diyos. Kaya you are the one whom Jesus loves. Huwag mo kakalimutan, talian mo sa isip mo yon. I am the one whom Jesus loves. I am the one whom Jesus loves. Huwag mawawala sa iyong isipan yon. Kaya kahit nasa anong season ka, winter, spring, summer, or fall ng iyong buhay, I am the one whom Jesus loves. I am the one whom Jesus loves. Let's all lift our voices to the Lord as we sing this song. Tandaan mo, you are the one whom Jesus loves. Mo ng buong puso, buong isip, buong kaluluwang pagmamahal. Banal. Sa Diyos.
ideklara mo ito ng buong puso. Ibigin ka, with all your heart, sing. Parinig mo sa Diyos. That whatever situation you are now, you just want to love Him and worship Him and glorify Him. For the last time, declare. For the last time. Ibigin ka, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Paglingkuran at papurihan ka. Paglingkuran at papurihan ka. Lord, in the mighty name of Jesus, hindi namin kaya sa aming mga sarili na Ikaw ay laging mahalin ng higit sa lahat. Kaya Lord, humihingi kami ng biyaya na sa bawat season ng buhay namin, whenever we are in the down season, whenever we are in the up season of our lives, Lord, ang prayer namin, lagi ka naming mahalin ng higit sa lahat. Salamat sa biyaya mo, O Diyos. At salamat kasi tinatalian mo ng iyong salita ang aming mga isipan. That our value does not come from the words of others and from the confirmation of the people around us. Our value comes from the Lord, our God, who loves us so much, that cares for us so much, that even though we were sinners, Christ died for us. And that's the demonstration of God's love. Kaya Lord, salamat. Hindi na namin titingnan ang aming sarili na kagaya ng dati. We are extraordinary people because You gave value to us. Kaya Lord, right now, we are worshiping You and loving You because You are the most valuable treasure that we have. Wala man ang lahat, Panginoon, pero wag lang ang iyong presensya. Wag lang Ikaw, O Diyos. Kaya salamat, O Diyos, sa mga bata, matanda, mga magulang, mga kapatid namin, mga lalaki at babae na narito, na nagbigay ng pag-ibig sa iyo at commitment, Lord, na mula ngayong araw na ito, tinatalian namin ang aming mga isipan para sumunod sa nais mo. At nilalagay namin sa aming mga soul ang hunger and thirst, not for the things of the world, but for the things na galing sa'yo. But for the love and the favor and the blessing that comes from You, in Jesus' name. Our satisfaction is not from the things of the world, but for You. We seal everything by Your blood, O God. We claim the victory, in Jesus' name. Everybody say, Amen and Amen. Yung mga tumanggap ng pag-ibig ng Diyos, sumigaw ng malakas na hallelujah. Isa pa, malakas na hallelujah. God richly bless you all.